Yan, dito lamang nakalipas na buwan ay muling binuksan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang usapin tungkol sa pagpapaigting ng OGCC Bill. At upang bigyan tayo ng update, ay makakasama po natin si Justice Rogelio Quevedo, Government Corporate Counsel. Justice, magandang araw po sa inyo. Magandang araw, Audrey. Okay. At sa mga nanonood sa atin. Okay, sir, kaugnay sa muling paghahain po ng panukalang batas na pagpapaigting ng OGCC Bill na nauna ng binito ni Pangulong Marcos Jr., ano po ang ilang punto na babaguhin sa naturang panukala? As a backgrounder, Audrey, nung unang buwan ng pag-upo ni Pangulong Marcos Jr., ay bago pa ako na iluklok sa position ko ngayon, ay he was advised na i-veto yung OGCC Bill na siyang magpapaigting sa mga tungkulin at mga responsibilidad ng Office of the Government Corporate Counsel. Yung Office of the Government Corporate Counsel, ito ang nagre-review ng lahat ng mga kontrata ng government corporations at nag-conduct din ng legal opinions at abogado ng lahat ng government corporations sa lahat ng mga usaping legal. Mm-hmm. Well, sir, isa po sa binigyan pansin sa kanyang veto, yung pagtatalaga sa OGCC bilang principal law office. Ano po yung tingin dito ng OGCC? Alam mo, Audrey, itong bilang isang statutory legal counsel ng lahat ng mga government corporations, ito ay hindi na isang bagong topic. Ito ay matagal nang ginagawa ng Office of the Government Corporate Counsel. Marami ng Supreme Court decisions, yung land bank case, at magmula pa noong 1935 sa Commonwealth pa, maliwanag na na ang Government Corporate Counsel ang abogado ng lahat ng government corporations. Kasama na yan, pati itong PTB4. Mm-hmm. Kami rin ang abogado ninyo sa inyong mga legal concerns. Okay. Sir, sakali pong maipasa po itong naturang na panukala, sino po yung inaasahang direktang maapektuhan o matutulungan? Mas magiging maliwanag yung relationship ng Office of the Government Corporate Counsel sa iba't ibang government corporations. Although sa ngayon, yun na rin ang nangyayari, pero parang ang gusto lang sana nitong bill na to ay ilagay na sa isang charter, kasi lahat ng mga responsibilidad ng Office of the Government Corporate Counsel ay nakapaloob sa iba't ibang presidential decree, iba't ibang executive order. Ngayon, kung liliwanagin na sa isang batas, sa tinatawag nating magiging OGCC charter, magkakaroon ng dagdag ng mga abogado ang OGCC. Gusto lang po namin na maging kapantay ng Office of the Solicitor General ang bilang ng aming mga abogado at maging ang ranggo ng aming mga abogado. Pero importante ito, kasi yung government corporations ay umaabot ng mahigit 1,000 korporasyon sa buong Pilipinas. Magmula sa Ilocos hanggang sa Sulu, may mga government corporations na nagbibigay serbisyo sa ating mga mamamayan. Well, sir, sa iba pa pong usapin, ano, ito makakapekto po sa ating mga kababayan. Hindi sang-ayon ng OGCC sa pagtataas po ng presyo ng Maynila. Ano po ba yung naging opinion ng OGCC sa nasabing usapin? Alam niyo po, yung Government Corporate Counsel ay ex officio ng Board of Trustees ng Metropolitan Water Works and Sewerage System. Gaya na rin ng role ng GCC sa maraming mga korporasyon. Dito sa MWSS, nagkaroon ng usapan na yung hinihinging pagtaas ng presyo sa tubig. Ang Government Corporate Counsel po ay hindi sumama sa pagsang-ayon sa pagtataas ng tubig na magiging effective sa January 1. Ito po ay isang commitment sana ng inyong lingkod na
matulungan ang administrasyon na to, lalo na sa mga serbisyo para sa mamamayan. Kasi ang silbi po ng Government Corporate Council bilang membro ng Board of Directors ng iba't ibang government corporations ay nag-aakto ito bilang fiscalizer. Kasi completely independent ang Government Corporate Council. Kaya yung kanyang role sa iba't ibang ng pagiging miyembro ay malaking bagay, hindi lamang sa mga usaping legal, kung hindi rin para malaman niya kung ano yung mga dahilan. At katulad nga nito, hindi po tayo pumayag na maitaas ang presyo. Pero sa unfortunately, natalo po tayo sa botohan, kaya ang mangyayari po ay magkakaroon po ng pagtaas ng tubig, ang presyo ng tubig pagdating po ng January 1. Okay, pero po para magkaroon lang po ng kalinawan, sino po ba yung may jurisdiction pagdating sa pag-aproba ng water rate adjustment? Ang Metropolitan Water Works and Sewerage System, kung saan ang Government Corporate Council ay isa sa mga miyembro ng Board of Trustees. Kasi po, ang pinaka-regulator ng Manila Water at ng Maynilad ay ang MWSS at ang nangangasiwar nito yung Regulatory Office na nasa MWSS na siyang may final na desisyon kung magtataas ng presyo ng tubig. Sabi ko nga, sa kasamaang palad, dahil sa natalo tayo sa botohan, sa January 1, ipapublish bukas yung presyo na magiging effective January 1, 2023. Okay, bilang panghuli sir, ano po ang maaasahan ng taong bayan sa OGCC? Sabi ko nga, ang OGCC ay mananatiling fiscalizer sa lahat ng mga government corporations. Hindi lang po kami limited sa mga usaping legal. Kami po ay nandoon sa mga board ng iba't ibang government corporation. Dahil sa independent kami, so pinangangako po namin na gagawin po namin yung role namin not only as the statutory legal counsel but also as the fiscalizer in all of these government corporations. Importante po ito kasi bago po ma-implement o maisakatuparan ang anumang desisyon ng Board of Directors, kailangan pong aprubahan yung kontrata na yon sa pamamagitan ng tinatawag na giving due course. Kaya ito po ang, kung kukumpara nyo po sa Commission on Audit, ang Commission on Audit po ay post-audit. Tapos na yung proyekto bago ma-audit ng Commission on Audit. Ang Office of the Government Corporate Council po ay bago pirmahan at maisakatuparan ang anumang kontrata. Maraming salamat po sa lahat ng impormasyon na ibinahagi niyo sa amin ngayong araw. Nakapanayam po natin si Attorney Rogelio Quevedo ng Government Corporate Council. Maraming salamat, sir. Salamat, Audrey, sa malaking karangalan na maimbita ulit dito sa iyong programa.